Yo! Yan, mega mega love shoutout nga po pala ulit sa mga kabunsuhan natin dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, sa mga naghahapunan, kain lang. Pagpakabusog lang po kayo. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel ko, pakisubscribe lang po. Click the subscribe button and the notification bell button para updated po kayo sa ating mga pagtatanggol or balita about kay Bunso Mix Molino. So ayan. Kagabi, si Bajula, ang pag-usapan natin yung kagabi, yung sinabi ni Bajula. Actually, nakalive ako nung sinabi to eh. Nakakapagtaka. Talagang kaya nilang gumawa ng kwento para sirain lang si Bunso mismo lino. Yung tipong imposible, gagawin nilang posible para masiraan lang si Bunso. Alam niyo kung bakit ko nasabing imposible na ginawang posible? Ito yon. Sa meet and greet daw ni Bunso, gagastos daw si Bunso ng 1K per head para lang may dumalo. Wow. Wow. One tooth Bajula, mag-isip ka. Ha? Sabihin na natin hindi ikaw nagsabi. Pero tama ba naman na mag-entertain ka ng ganyang kausap na tao kung hindi ka ba naman tanga? Ang tanda mo na. Ugud-ugud ka na. Ha? Konti na lang ang nalalabi mong araw, ganyan ka pamanira. Imbis na nagpapakabait ka na. Isipin mo, 1,000 isang tao. Saan kukuha ng ganong kalaking halaga si Bunso? Eh yung i-organize lang yung meet and greet, 1,000 na ang gastos. Diba? 1,000 na. Bigyan kita ng counting leksyon ha. Kung nung nag-organize ka ng meet and greet Bajula para kay Bunso, may umaten na 800 na katao. 800 na katao nakarating dahil ginamit mo yung pangalan ni Bunso. Eh mangyayari uli yun. Kayang gawin uli yun. Nagawa na nung uni. Partida, wala pa siya. What's more kung nandun na? Ang dami nyo kasing bida-bida. Wala naman palang kasiguraduhan na darating si Bunso. Eh, umeksen na ka. Depende na lang talaga kung talagang plano mo para magkaroon ka. Hindi natin alam. Diba? Kung ginawa mo yun para magkaroon ka lang, hindi natin alam. Sabi ko nga, hindi kailangan gawin ni Bunso yun. Kilala na si Bunso. Pagmamalaki mo na dahil sa'yo may 800 na umaten, eh hindi mo naman pangalan yun. Pangalan ni Bunso ang ginamit mo doon. Sino ka? Meron ka lang 11,000 subscriber. O kahit pagsama-samahin nyo yung subscriber nyo dyan, mga abot biyaya, kumpara sa subscriber ni Bunso, na totoong maraming humahanga, maraming gusto siyang makita, maraming gusto siyang makasama, eh magagawa niya yun. Lalo na't kung siya pa ang mag-organize nyon. Huwag tayong magutuan dito. Alam mo yung maaga pa, isipin mo, December pa yun, binibrainwash mo na yung tao para magtaka sila, mapaisip sila na hindi magagawa. Siyempre, yung may mga tao na makapagsis, oo nga no, paano kaya magagawa ni Bunso? May mga taong ganun eh, hindi natin masisi. Hindi rin natin masabi, ba't ganun sila? Binibigyan mo ng hint yung mga tao para magdalawang isip sila. 1,000 isang tao. Ako ng teting oh. Para ka ng kampanya. Real talk. Parang election lang ah. 1,000 isang tao umaten lang. 1,000 isang tao para masabing marami lang yung imbita. Kalokohan. Anong mapapala ni Bunso pag nagbayad siya ng 1,000 isang tao? Di nga, mag-isip-isip lang tayo. Anong magagawa ni Bunso? O anong mapapala ni Bunso
Kung magbabayad siya 1,100 tao, tas magpapakain pa siya. Uy, artista yan. Ha? Vlogger yan. Ang mga artista, kada lalabas, may pangita yan. May talenting binabayaran yan. Binabayad sa kanila. Pero dito, dahil mahal niya mga supporter niya, walang talenting sisingilin. At alam ko, siya pa mag-o-organize yan. Alam ko nga, siya talaga sasagot eh. So pag ginawa niya yon, masabi niya lang sa inyo, para lang sa inyo, na marami siyang darating na guest o darating na supporter, magbabayad siya ng 1,000,000 para lang mapatunayan sa inyo na hindi pa siya laos. Wow naman. Alam mo, kung laos na si Bunso, ha? Kung laos na si Bunso, hindi na kukunin ng GMA7 yan. Hindi na magkakaroon ng sitcom yan. Ha? Wala nang dapat patunayan sa inyo si Bunso. Kayo ang dapat magpatunay sa kanya kung anong merong kayo. Isipin nyo, may artista kayo. Anong project ng artista nyo? Pagkatapos ng walang kwentang pelikula nyo. Wala ba talaga kwenta? Sino manonood yan? Sinong gagong manonood yan? Di yung mga supporter nyo rin. Pag pelikula, expect nyo, buong Pilipinas, dapat tangkilikin yan. Eh, sino tatangkilik yan? Title pa lang, Alikabok sa Ilalim ng Dagat. Di ba? Realtukan lang tayo. Di ba ginagawa yung tanga yung mga tao? Para tong si JC Antonio, ang hihingi ng pambusting, tapos magpapasablam palaro sa malalaking channel kay Tekram. Tapos pag nadagdagan yung subscriber, sabihin niya, binus niya. Yung pala, binulsa lang pala. Ginagawa, pumupunta sa iba't ibang channel. Tapos doon magpapasubscribe. O, diba gulang? O, huwag niyong lokohin sarili niyo. Lumabang kayo ng patas. Akala ko ba hindi na kayo maninira? Akala ko ba mga anak, pagtulong na lang tayo mga anak, hindi na tayo makikisali sa kanila mga anak. Ay nako, umataki na naman si Dugyot Lady. Hindi ka na wantot, Dugyot Lady na. Yung tipong kahit anong suot mo, Dugyot pa din. Yung tipo na kahit sabi mo ang dami mong pera, tad-tad ka ng alas. Tumingin ka sa lamin, tantara mo ng makeup, suotin mo ng tiki 1,000,000 gown. Dugyot pa din. Titira-tira kayo ng ganyan. O, ngayon, sinasagot kayo, iiyak-iyak kayo. Eh, sinasabi ko sa inyo eh. Puro kayo kwento eh. Antanan nyo si Bunso. Ano? Hindi ba kikita ang channel nyo pag hindi nyo tinapik o siniraan si Bunso? Talagang si Bunso na lang ang way para magkapera at makakumita kayo? Palakas ng palakas, pero paubos ng paubos. Masyado kayong masyado kayong nilalamon ng kaingitan kay Bunso. Sa bagay, sa amin pa nga lang, naiingit na kayo. Tignan nyo yung channel nyo. Wala, nilalangaw na. Na yung mga vlogger nyo. Wala. Tulog na. Diba? Puro perwisyo pinaggagawa nyo rito sa community nito eh. Hindi na kayo nakakatulong, nakakaperwisyo pa eh. Isira, nakalahi mo, sinong gago maniniwala magbabayad ng 1,000 si Bunso? Maaari yung artista nyo, yung clerk nyo, gastusan nyo para kunwari maraming nanonood. Sa bagay, sa sini nga eh. Sa sini nga, sapilitan yung pagbenta nyo ng ticket. May manood lang sa inyo eh. Diba? Pwersahang pagbebenta. Si Bunso, kahit anong sabihin nyo, may mga indie film na. Lumabas na sa TV. Yun sa inyo, lulubog lilitaw, parang palitaw. Alam nyo, kaysa tirahin nyo ng tirahin si Bunso, pasikatin nyo na lang yung alaga nyo. Ha? Gawin yung literal na artista.
Mukhang tanga lang dyan eh. Artista kasama ang dudugyot. Nag-iinuman sa kanto-kanto o dyan sa loob ng bahay nyo. Baka kweta-kweta. Artista, nakikitira. Walang sariling bahay. Ano ba naman yan? Leading man nyo? Tulog nyo yan. Well, anyway, ayan ha. Nireactionan ko lang. Yung kunwaring tumawag ko no kay Badjula. Alam naman natin, sila-sila lang din naman yun. Kunyari, iba boses, iba yung boses. Pero sila-sila lang din yun. Alam mo naman, kalokohan yung sinasabi, ini-entertain mo pa. Sa live mo pa talaga. Sinabi, huwag nga kami, iba na lang. Hindi naman lahat tanga tulad nyo. Anyway, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta kay Bunso. Magkikita kita tayo sa meet and greet. Ayan. Doon tayo magpa-party-party. Ah, papaalam na po ako. Maraming salamat. I love you all. Mwah-mwah. Chup-chup.